Magandang araw mga ka-HVAC. Meron naman tayong bagong video ngayon. Tugunan natin yung tanong ng isang subscriber natin mga ka-HVAC kung paano naman daw i-compute kapag chiller plant efficiency. So, ang topic natin ngayon mga ka-HVAC is how to compute chiller plant efficiency. So, kapag i-compute na natin mga ka-HVAC yung chiller plant efficiency, so lahat ng equipment, running equipment during that period na i-compute mo yung efficiency ay considered mo na lahat ng mga power consumption nila. Like for example, number 1, chiller. Kung anong running na chiller, considered mo na yon. Cooling towers, number of cell ng cooling towers na umandar, condenser pump, kung ilang condenser pump yung umandar, chilled water pump, kung ilang chilled water pump umandar. Minsan isinasama pa yung secondary chilled water pump. So depende na yun mga ka-HVAC sa agreement kung hanggang saang equipment yung isama doon sa chiller plant equipment, pero kadalasan naman hanggang doon talaga sa secondary chilled water pump, lalo na kapag yung secondary chilled water pump nandoon nakalocate sa chiller plant mismo. Kasi yung ibang secondary nandoon nakalocate, yung tinatawag lang mga locators doon sa mga sa building side. So ngayon kasi mga ka-HVAC, kung mayroon na kasing tinatawag na DCS, district cooling system, so pag-usapan natin yan sa sunod ng mga video namin mga ka-HVAC kung ano yung DCS. Ngayon dito muna tayo sa computation ng chiller plant efficiency. So ulitin ko mga ka-HVAC, ang covered ng mga equipment para ma-compute yung chiller plant efficiency is lahat na umaandar na equipment sa chiller plant. So how to compute plant efficiency? So plant efficiency is total plant power consumed over total energy produced. So kompleto na yun mga ka-HVAC kung ilang power nagamit sa buong planta na consume over naman sa total naman na 10 hours or energy na na-produce. So yun yung pinaka formula. Tapos mga ka-HVAC, yung total power consume is equals to chiller power consume, yung na-consume ng chiller na power plus yung na-consume na power ng mga pumps like condenser pump, chilled water pump plus power na na-consume ng cooling tower. Ngayon mga ka-HVAC, paano natin ma-identify yung total power consume? Kasi kung maraming equipment, multi-equipment yung umandar. So ang pinaka mabilis, lalo na pag kulang sa inline monitoring yung planta mga ka-HVAC, kumbaga limited lang yung access ng mga monitoring, ang the best talaga mga ka-HVAC, ipa-audit para installan ng mga portable na mga equipment. Like sa power, installan yan ang power logger. So ang power logger mga ka-HVAC, doon talaga install yan sa pinaka main source na power supply. So kung wala namang ibang naka jumper doon na mga linya, mga wires na nagsupply doon sa ibang equipment na hindi kasama sa chiller plant, pwede mo doon install sa main diretso. Pero kung mayroong naka jump, halimbawa mga ka-HVAC, mayroong mga ibang equipment na naka-connect din dun sa main power source ng chiller plant, individual mo talaga yun mga ka-HVAC. Pero assume natin mga ka-HVAC na yung chiller plant mo mayroong sariling monitoring, kasi yung sa mga power panel mga ka-HVAC ngayon may mga display naman yan ng power. Kunan mo lang ng monitoring, mag-agreed lang ng monitoring anong oras dapat na monitoring na gamitin para makuha mo yung tamang power. So kadalasan naman yung ang recommended naman yan ng mga ka-HVAC, yung 24 hours of operation, yun yung gagamitin na total power sa kabuuan. So mag-agreed kayo na i-monitor nyo ng alas 12 ng hating gabi yung monitoring, kailangan talagang i-monitor. Or ang ginagawa namin mga ka-HVAC para may verification kagad, may monitoring 12 AM ng hating gabi, i-monitor mo yung total power consume, tapos may monitoring din ng umaga, alas 8 ng umaga or alas 7 ng umaga,
para ma-monitor mo lang. So kinabukasan naman, meron kang ganung oras na monitoring, present minus previous na power, makuha mo na yung total power ng 24 hours of operation. Pero kung walang ganung monitoring yung power panel niyo dun sa planta ninyo, kuhaan nyo talaga ng power logger yon. So bakit naman siya kailangan kuhaan ng mga power logger? Kasi mga catchback, yung dito naman sa energy produce mo, kailangan ka rin kasing mag-install ng ultrasonic bathymeter. Kung halimbawa wala kang inline bathymeter na kabit doon sa main pipe mo, so kailangan kasi pagkuha mo ng chiller plant efficiency mga catchback, parehas yung time interval ng power logger mo, yung sa power, at saka yung time interval naman yung dito sa energy produce. So kailangan mag-match yun, kasi kung hindi mag-match yun, hindi real yung efficiency na makuha mo mga catchback. So balik tayo dito sa power mga catchback. So mag-install talaga ng power logger. Kung ma-minimize mo yung pag-install ng mga power logger, hanapin mo talaga yung mga power source na nag-common yung mga chiller plant equipment. So makuha mo na yung total power consume mga catchback. Ngayon, kailangan mo namang makuha yung total energy produce. So paano kunin yung energy produce mga catchback? Mag-install ka ng ultrasonic bathymeter. Kung wala pang naka-install na inline, pero kung mga bagong planta na mga catchback, mayroon na naka-install yan ng mga inline bathymeter. Yung mga inline bathymeter or yung ikabit mo na ultrasonic bathymeter, doon mo i-install yan mga catchback sa pinaka main pipe para makuha mo lahat ng flow rate. Diba mga catchback, para makuha mo yung energy produced is GPM times delta T over 24. So para makuha mo yung delta T naman mga catchback, magkabit ka rin ng temperature sensor na transducer, magkabit ka sa main supply pipe at saka main return pipe para makuha mo rin yung tamang energy produced ng planta. So yung mga ultrasonic na bathymeter mga catchback, mayroon na yung mga temperature sensors. So ngayon mga catchback, pag makuha mo na yung total power at saka makuha mo na rin yung total energy produced, like for example mga catchback, mayroon ka nang nakuha ng total energy produced mo, nakakuha ka ng 1000 TR, tapos yung total power consume mo, nakuha mo na yung power consumption ng chiller mo is 500 kilowatt or 500 kilowatt hour, yung chilled water pump mo is 20 kilowatt, so on and so on. Ngayon makuha mo na yung total kilowatt consume, so mayroon kang 700. So yung plant efficiency mo, ang formula ng plant efficiency mga catchback is total power consume ng chiller plant over total energy produce. So i-divide mo lang yung mga catchback, so makakuha ka ng 700 kilowatt over 1000 TR. So mayroon kang plant efficiency na 0.70 kilowatt per TR. Ito mga catchback, ipakita namin tong single line diagram lang paano magkuha ng total energy produce. So ito yung single line diagram mga catchback. Diyan nakalocate yung bathymeter mo. Diyan mo i-install yung bathymeter. At saka dyan mo rin install yung mga temperature sensors mga catchback. So makita mo na yan sa single line diagram. So makuha mo na talaga yung total 10 hours produced. Sa power naman mga catchback, ito yung single line diagram kung saan mo install yung data logger ng mga equipment. Kung sakaling walang sariling mga monitoring yung mga equipment na nasa chiller plant. Pero ngayon kasi mga catchback, mayroon na yan sa mga MCC, sa mga sa electrical side mga catchback, mayroon ng monitoring. So madali mo na siyang ma-monitor. Ang kailangan lang para ma-verify mo yung efficiency ng planta mga catchback, so kailangan mo talaga siyang ipa-audit para ma-verify lahat ng mga naka-install na equipment, mga monitoring, na tama pa ba yung mga discipline niya. So yun lang mga catchback, very simple lang yung pagkuha ng plant efficiency. Actually mga catchback, yung ideal naman sa mga design na ano yung magandang efficiency ng planta mga ka-HVAC is nasa 0.85 kilowatt per TR. Yun yung mga design talaga na mga ideal. Paulit-ulit natin sinasabi na bakit kinukuha pa yung chiller plant efficiency. So yung chiller plant efficiency mga ka-HVAC, dyan kasi nakabase yung cost mo ng operasyon ng planta. Dyan mo kasi nakabase yun. Kasi alimbawa mga ka-HVAC, mayroon kang
sa example natin mga ka-HVAC, nakakuha ka ng 0.70 kilowatt per ton. Halimbawa, ang bayad mo per kilowatt na binabayaran mo dun sa service provider like Meralco is mayroon kang 8 pesos per kilowatt. So, kung mayroon kang 0.70 na kilowatt na makuha, times mo dun sa 8 pesos per kilowatt, so, mas mababa yung mabayaran mo doon compare kung ang kilowatt per ton mo sa planta is 1.0. Halimbawa, 1.0. So, mayroon kang 8 pesos. Kung 0.70 ka lang, so, mababa ka sa per kilowatt. So, mas bumaba yung digit mo doon sa efficiency na kilowatt per TR mga ka-HVAC. Much better yung operation cost mo mga ka-HVAC. So, kailangan to maintindihan ng mga chiller operator, mga engineers na nag-operate sa chiller plant, gaano ka-importante yung chiller plant efficiency mga ka-HVAC. Kasi dyan nakabase yung operational cost ng chiller plant. So, maraming salamat mga ka-HVAC. Sana magtuloy-tuloy lang kayong mag-subscribe at saka mag-view sa mga video at sana makatulong yung mga videos na pinapakita namin mga ka-HVAC. Maraming salamat.